Hi, good morning. Morning kasi ngayon. So, ngayon ay 11:50 ng araw na to. Ngayon ay Linggo. So, 19? Ano ba? 19 na? February 19, 2022. 2023. Ngayon na ending ko, so siyempre kailangan natin umalin ng simba. Then yung isi-share ko ngayon, ibablog ko ngayon ay yung nagkaroon na ako ng ano, ng panlalabo ng aking mata, stigmatism ang tawag, yung sabi sa akin. Then siyempre nagpa-check up tayo yung mata, mataas daw, sabi ng nanay ko, yung salamin ko at saka salamin niya ay magkasukat daw kami. So yung sa nanay ko kasi 370 yung grado. Tapos ako naman, hindi ko pa natanong dun sa doktor kung ano yung grado ng mata ko. Pero ito nga, nagkaroon tayo ng salamin. Ito yung resibo, yung bumili ako ng binili ko sa kapilang na halagang 10 pesos. Yung ano nga ba, yung NR, ano? Yung may chocolate ba? Tsaka bumili ako ng ano yung coffee ko. Yung ano kasi ay 10, tapos yung coffee doon ay 3, 14. So ito yung salamin, ito yung ano. Tapos yan. Mahal nung salamin, itong salamin na to ay nagkakahalaga siya ng 1.4. Kailangan ko talaga magsalamin kasi nga yung dito, ito medyo talagang malabo. Meron siyang parang tubig sa loob ng mata ko. Tapos parang ulap yun. Tapos yung mata ko, itong kanan okay naman siya. Tapos yung mata ko ay ano, blurred bang ano. Kapag sinuot ko to, salamin ko, ayan. Kapag sinuot ko siya, okay sa malayuan. Ayan. Tapos in, ano, okay sa malayuan. Tapos yung mga maliliit, wala akong dalangan eh. Babasahin. Yan. Yung maliit na letter, example, yung letter sa Bible, yan. Wala akong maliit na letter eh. Ewan ko lang ito. Meron dito, medyo malalaki pa itong letter na ito eh. Yan. Meron tayong maliit na letter dito. Yan. Ito, medyo malaki pa ito eh. Ano tayo? Hindi ako prepared sa akin pagbablog. Pero saglit lang. Bali, ito, di ba may maliit siyang ano dito? Yan. Ito mga ito, hindi ko na kayang basahin yan. Pero pag ini yan, no, binasa ko dito, kita ko siya. Yan, January 5 document, ano, documentary stamp tax. Tapos January 25 quarterly VAT and percentage tax return. Yan. So, nababasa ko 'yan. Pero kapag 'yan na 'yan, no, yung mga reminders na 'yan, kapag tinanggal ko 'yung salamin ko, kita ko pa rin siya. Pero mas malino kung may nako salamin. Tapos dito, kita ko yung mga ano, yung mga sa petsa na yung 6:10 AM, yung pagsikat ng araw at saka paglubog ng araw, kita ko pa siya. Pero pag tinanggal ko yung salamin ko, yung letra nagdo-doble-doble. Alam, yan, nagdo-doble-doble. Kagaya nito, di ba may mga maliliit pa dito, yan, nasa ilalim. Pag ganyan, pag ilalayo ko siya, kita ko siya. Pero pag nilapit ko, yun. Pag nilapit ko siya, doble na siya. Pag ganito basa ko, yan, medyo, no, medyo malabo na. Pag nilayo ko, wala akong salamin na nakalagisan ako. Kita ko siya. Yan.
Time and height printed in red indicate high tide in meters. Time and height printed in blue indicate low tide in meters. So yun yung ano. Tapos, siyempre, sabi ng doktor, yung pagtatanggal yung salamin, pagbabasa ako, pantay. Pantay siya. So, kita ko naman siya. Yan. Tapos, doble vista to eh. Tapos, pagtatanggal yung salamin, gaganon ko lang siya. Sabay. Ito kasi may talo. Yan. So, yun yung nagkaroon ako ng ano. Yung pag nilalabo ng mata ko, yung naging ano to, tinanong kasi ako eh, ano mga dahilan. So, naging dahilan sinabi ko, yung pagod, tapos maliligo, tapos yung bahay namin, ang gamit namin pagluluto ay uling, tapos minsan, mas madalas, yung cartoon, yung mga ganyang papel. So, magluluto muna ako. Hindi naman ako madalas nagluluto, pero yun yung talagang routine ng ginagawa ko. Magkakape, papangpaligo. Tapos syempre pagkaluto yung maliligo. So pasma na yung agad yung mata. Tapos syempre yung pagmamaratan ko. Tapos ayun, syempre usok ng sasakyan, pawis, yung pagkakamot, tapos yung walang disiplina sa sarili, yung puyat niya, ipapakapuyat. Tapos pag nanood ka ng video o kaya ng YouTube o ng movie sa TV, ano siya yung layo, dapat may pagitan, minsan tutok na medyo ano talaga, konti na lang yung lapit. So, yung radiation, yung panonood ko ng mga movie o kaya ng ano, ng video, masyadong tutok na tutok ako, kailangan pala ikukurap mo din siya, ganyan, kikisap-kisap mo yung mata mo, kasi nga, na ano eh, medyo apektado yung mata talaga. So, nito ko na lang na ano, na nagkaroon ako ng panood ng video o sa mga vlog ni Doc Willyong na yun. Saka ko lang siya naiintindihan nung nagkaroon na ako ng epekto sa mata. Nung dati hindi, di ko siya pinapansin. Yung 2022, yung pinik mata ko, kindat ng kindat yan. Dito sa mata ko, yung may ganun. Kahit hindi naman ako nakindat, tapos naramdaman ko siya, pumipintig siya. Yung pala, senyalis na pala na may diferensya na yung mata ko na pasma na. So, yun, yung kawalan ng disiplina sa sarili, kahit pagod, puyat, maliligo, syempre, maginhawa. Tapos, since 1997, pagkatapos kagrade ko ng high school, nag-construction ako, ang sarap na maligo kapag pagod talaga. Kasi ang dumi-dumi, lalo yung magbubuhos ka ng biga, o kaya yung ano, poste, yung, di ba, yung sa bahay, dalawang poste, apat na poste yan. Tapos yun yung panahon na kahit pagod na pagod doon, maliligo ko. Yun yung nagkaroon ng epekto sa pandalabo ng mata ko. So, i-realization ko, inisip yung lahat ng mga pagkakamali ko, yung mga nagawa ko sa sarili ko, pang abuso sa sarili ko na sa katawan ko na kahit pagod, maligo. So, yun yung naging dahilan ng pandalabo ng mata ko. Yun, so, yun, nagkaroon naman ako ng trabaho. Yung kiniiyak ko, para may bigay ko yung best ko dun sa trabaho, hindi ko siya may magawa kasi nga gusto ko siyang gawin. Ang problema yung mata ko, labo na siya. Ang hirap pala ng may salamin kasi ang laking abala. Papawisan ka, lilinisin mo yung salamin mo, natanggalin mo, iingatan mo kasi kapag mali yung pagtanggal mo ng salamin mo, pwede masira itong ano ito. Ayan. So ang laking abala. Akala mo, ano siya, yung passion mo lang, pampaporma, hindi. So, talagang dito, salamat na rin kahit papaano, malaking tulong din dun sa salamin. Kasi nga, nagkaroon din na ayos yung mata ko. So, yun, mahalang halaga. may discount naman, salamat. So, yun lang, and sinishare ko. Dito, sa video to, pwede ka po mag-comment ng masamang comment o mabuting comment. Yung masama at mabuting comment, pabor po yun sa Mayaring Channel. Yung inang gusto ko lang sabihin na payo ko habang bata ka pa, kung kailangan mong disiplinahin yung sarili mo na hindi lumabo ang mata mo, gawin mo na yung maging disiplinado. Kasi pagdating ng panahon, ako 45 years old na ako, pagdating ko ng March 1, 2023, maranasan mo yung maranasan
ko ngayon na pagsisisi. Kapag ginawa mo yung mga bagay na magpakasasa ka sa mga ganyan, pakapuyat ka, gigo ka, ganun. Pagdating ng araw, pagsisihan mo. Yun yung malaking kamalian ko sa buhay ko. Na ngayon, nagsisisi na ako. Thank you din dahil nagkaroon tayo ng trabaho and gusto kong ibigay yung best ko. Pero yun, ang laki ng abala na meron kang epekto sa katawan mo na gusto mong gawin yung best mo. Medyo yun pa yun. So dito na lang pasalamat na lang kay God kasi kahit bigyan na lang yung tiwala sa sarili na sige, kaya ko to. Yun lang, and dito ko na tatapos ang vlog dito, and maraming salamat.